Kristen. Kristen, very good. Kristen, happy third month, Kristen. Hello everyone, welcome back to our channel. So for today's video, isi-share ko naman sa inyo yung third month baby update or kung ano man yung mga napansin ko kay Kristel nung third month na siya. So ngayong update naman, ngayong month, abali, ang nakapansin nung mga activities, milestone ng Kristel namin ay yung papa niya at saka yung mama ko or lola niya since sila yung nag-aalaga. Ako kasi back to work na kasi ako eh. So, nakakasama ko lang si baby mga 6 PM to hanggang gabi. Simulan natin sa sleeping routine. Ayun, simula nung nag-back to work daw ako, naging pabebe na daw siya. Sa daytime, gusto niya buhat-buhat lang hanggat sa makatulog. Tapos pag ibababa mo siya, madali siya magigising. So, yun, tulog manok talaga siya. Pero pag sa gabi naman, yun, dun siya bumabawi. Hindi naman na kami pinupuyan. Sa gabi, tulog siya. Ba, alas 11, magtulog siya. Tapos, sa 6 AM na yung sunod niyang gising. Kaya hindi na siya namumuhi. Minsan, nagigising siya ng madaling araw, yun, dede lang, tapos tulog na siya agad. Ganun siya. Kung itatanong niyo kung ano yung milk niya, pure breastfeeding pa rin siya. Siyempre, di ba pumapasok ako sa work, ang ginagawa ko, every break time, 10 AM, 12 ng tanghali, tapos 3 PM, nagpa-pump talaga ako. So yun, noong una, siyempre, napakahirap, pero... Siyempre, as the time goes by, nasanay naman ako. I-share ko na lang sa inyo yung breastfeeding journey ko sa ibang vlog na lang. So yun, ano pa ba yung mga napansin namin kay baby? Maingay na siya. Nalalaro na siya. Ano siya, nakakakita na talaga siya. Kasi, pag kinakausap mo siya, sumasagot-sagot na siya ng, ganun. Tapos tumatawa na din siya, ganun. Nagpupo ikaw. Anong ginawa ni Kristel magapos? Sumasagot ang Kristel. Sumasagot? Ano yun? Anong gustong sabihin? Tapos, napansin din namin sa kanya na pag pinapaliguan namin siya, gustong gusto niya, lalo na pag binabasa yung ulo niya, gustong gusto niya maligo. Wow! Naliligo si baby. Ang sarap naman! Isa pa! Banlaw na yan! Siguro kasi pinaglihi ko kasi siya sa ice cream siguro gusto niya mga malalamig. Tsaka hindi siya nakakatulog pag walang aircon. Talagang gusto niya malamig. Iiyak ang kanya kapag mainit. Iiyak ang kanya pag walang aircon. Ganun. Tapos, ano ba ba? So, about naman sa pangangatawan niya, yung tuhod niya, tutungkod niya na, kumbaga nakakaya niya na yung tuhod niya, yung paa niya. Pero, siyempre pag tumatayo siya, kailangan pa rin ng alalay. Kumbaga nakakatayo lang siya, hindi na siya yung palamya-lamya. Ganun. Tapos yung ulo niya talagang malakas na. Kaya niya na yung ulo niya. Pwede na namin siya buhat ng ganun. Pero siyempre, ingat-ingat pa rin. So, ganun. Ayaw din kasi ng mama ko na binubuhat namin siya yung... Alam mo na, since first up, talagang alalay talaga. Gentle, ganun. Tapos, ano pa ba? Dagdag ko lang pala sa sleeping routine namin. Diba, pasok ako sa trabaho. Tapos pag uwi ko, yun, unrelaxed talaga kami. As in, hindi niya binibitawan yung boobies ko. Hindi siya nakakatulog kapag hindi siya naka-ano sa boobies ko. Talagang dumidede siya. Yun yung pampatulog niya. Kaya ang nangyari sa amin, side-lying na kami. Tulog kami habang pinapadede ko. Pero syempre, ingat pa rin. Yung tulog ko, hindi masyadong deep. Share ko na din pala sa inyo yung naging problema namin nung back to work na ako. Nanipol, confused na siya. Kasi... Siyempre, di ba, direct latch lang siya sa akin. Tapos, nung pumasok na ako sa trabaho, nag-bottle feeding na siya. Pero yung laman nun, breast milk pa rin. Nagpapump nga lang ako. So, yun, grabe. Sa 1 week before akong pumasok sa work, nahihirapan pa talaga kami. Tapos yun, alam mo yung nakasagot sa problema namin? Yung dilaw na tsupon, yung ang dami ko pang binili na mamahalin, tapos dun na pa rin kami babagsak. Ang problema lang kasi dun sa dose na tsupon na yun, mabaho siya, talagang amoy goma, kahit pakuluan mo ng pakuluan, wala, amoy goma talaga. So, ang nangyari, naganap pa rin ako ng nipple. Tapos yun, until na may nag-recommend sa akin, tapos basa rin ako ng base sa mga group na kung ano yung mga naghiyang sa baby nila. Yun, na-discover ko si Pigeon. Si Pigeon lang, saka lang. So, yun, nung tinry namin siya sa Pigeon, yun, umukay na, nadededa niya na yung bote. Kaya malaki pa salamat kami sa Pigeon. Kasi kung sakaling man na hindi siya dumede, ay nako, baka, hindi ko na alam, baka may nag-resign na ako.
Ganun. Ano, kaya malaki pasalamat namin sa pig yun. Tapos, diba back to work na ako. Ang nangyayari, kapag 6 p.m, sagad na yung 7 p.m. Pag 7 p.m. daw, hinahanap na daw ako ng anak ko. Umiiyak daw siya, talaga nagawala si Christelle. Hindi daw nila mapatahimik. Sabi nila, ganun daw talaga yun eh. Kapag hindi pa sanay si baby, ano, hahanap-hanapin ka daw niya. So yun, kaya pag ang nangyayari, nagkaroon ako ng curfew. Kaya nga 6 p.m. sa bahay na ako kasi hinahanap na talaga niya ako. Hinahanap niya na yung dede ko siguro. So yun, kaya pag uwi ko, talagang grabe, unlatch talaga kami. Hindi niya natantanan. Kaya nga pag uwi ko, ano eh, siguro thankful na lang din ako kasi yung gawaing bahay nasa salon ng asawa ko. Masipag kasi asawa ko eh. Siya na yung sumasalon ng mga gawaing bahay. Kaya pag uwi ko, talagang didede lang si Christelle. Tapos yun, want to sawa na. Hindi na ako nakakilos. Hindi na ako nakakilos noon. Talagang dede lang ng dede si baby hanggang makatulog. Tapos yun, siguro yun lang naman. Yun lang naman so far yung mga napansin namin. Unti lang yung updates ngayon kasi hindi ko naman siya natututukan ng 24 hours eh. Basta ang mahalaga, nakakasama ko naman siya sa gabi. Kaya kahit pa parang nakikita ko pa rin naman yung milestone niya. So yun. Sana sa susunod, magagawan ko pa rin ang update. Pipilitin ko na magkaroon ng update every month kasi hindi na lang din para sa YouTube kundi dahil sa gusto ko kasi magkaroon ng souvenir para mabalikan ko siya, parang panood namin siya soon. Yun talaga yung plan ko, kaya sana makapag-update pa rin ako. So yun, maraming salamat sa inyo, sana entertain naman kayo sa video na to at